Ang problema pala nito ay nagli-leak siya. Kaya para mahinto, papalitan ko ng o-ring. Diyan banda sa may maitim na yan kung napapansin nyo. Ang pagbukas nga pala nito, lagyan mo ng towel para hindi siya magasgas. Saka mo siya ipitin ng labi tubo at pihitin mo ng pakanan. At pag maluwag na, kamayin mo na lang para mas madali. Ayan, natanggal na. Bunutin mo pataas. Dahan-dahan lang bunutin mo pataas para makuha mo na ng tuluyan ito. Yun, marami pang tubig. At pagkatapos, linisin mo siya. Tingnan mo tong rubber na to. So, lumang-luma na talaga. Parang manipis na siya. So, kailangan na talagang palitan ng bago. At itong puti na ito, kung napapansin nyo, parang putol siya. Pero ang totoo niyan, talagang ganyan ang design niyan. Kasi pag hinigpitan mo, magsasama silang dalawa uli. So, sobrang luma na yung o-ring. Malutong na at manipis na siya. So, kailangan na talaga ng bago. So, ayan, linis-linisin ko muna ng saglit para mas maganda at mas madaling kumabit para hindi na mag-leak muli. Ito na nga pala yung pamalit ko. So, sigurado naman may mga kasize to. Ang isang ito ay siguradong ito na yung kasize niya. Kaya, tingnan nyo. Pasensya na nga pala kayo, wala akong nakita panungkit. Kaya, ito na lang ang ginamit kong kutsilyo. So, kailangan din naman putulin na rin yan para mas madali na lang tanggalin. O, ayan, naputol na. So, ayan na, dalawa sila. So, ayan nga, manipis na, pansin naman, di ba? So, manipis na siya. Parang nagasgas na rin siya. So, linis-linisin ko muna ng konti para pagbalik mas maganda at na walang maiwang dumi. So, walang dahilan para mag-leak pang muli kasi mas maganda pag malinis. Kaya nga, nilagyan ko na ng rubber at nilagyan ko ng konting grasa para mas madaling iikot at mas madaling isalpak. So, ito na nga, isasalpak ko na. Ganyan lang yon. So, idiin nyo lang ng malakas. Basta tama lang na sentrong-sentro. So, ayan, napakadali lang. So, pasok na. Tapos, higpitan nyo lang ng ganyan. Ayan naman ay pakaliwa ang paghigpit para mas madaling bumaon. Siguraduhin yung pasok na pasok talaga sa tama yung tornilyo niya, yung gear niya para maiwasan yung pagiging lost thread. So, yan. So, higpitan nyo lang yan. Pagkataas nyong higpitan, gamitan nyo ng labi tubo. Pero, ipitin nyo ulit ng towel. Tapos, saka nyo ipitin ng labi tubo para mas malakas, mas mahigpit. So, sigurado na hindi siya magli-leak. So, ayan na nga. Nalo na siya. Hinigpitan ko na. So, ganyan lang kadali. Napakadali lang gawin ang pagpalit ng o-ring. So, siguradong makakatipid ka na kahit papaano. Yung rubber, magkano lang kumpara sa bibili ka ng bagong gripo. So, ayan na. Tapos na. So, testingin na natin para makita kung maglilik pa ba o hindi na. Palagay ko hindi na ito maglilik. O, ayan. Napakaganda. So, napakaganda. O, wala na siyang lip. Hinipo-hipo ko para malaman ko kung may tubig ba o wala. Dry na. O, ayan. Talagang wala na siyang lip. So, ayan na. Hanggang dito na lang. Kaya, sana matutunan nyo rin para makatipid kayo. So, napakasimple at napakadali lang. So, alam nyo na yung gagawin nyo. Hanggang sa muli. Ayan na. O, napakadali.